Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. So let's get your energy. Your energy at this time. The moon. So you're hiding something. May mga tinatago ka, no? Na soon, malalaman din. And we have here the magician. The magician yung energy mo, guys. So, you're a person na intuitive, spiritual, and a manifestor. No? Kumbaga, kaya mong i-manifest or makuha yung kahit na anong gusto mo with the magician energy, Gemini energy, magician, no? You have all the tools to get what you want. You can use all your tools to get what you want. Kaya mong pangyarihin yung nais mo mangyari. Parang gano'n, no? Kahit anong gusto mong makuha, pwede mo makuha. No? And also, with the moon here, meron ka kakayanan na nakatago na parang may pagka-monstrous. No? Parang gano'n, no? Na possible na lalabas. Makikita na ng mga tao. Or kaya ay, hindi man monstrous, basta may great na kakayanan ka dito, no? Na para mamangha yung mga tao sa kaya mong gawin. You have a great capacity. You have a great capability. Who's your person here? Who's your person here? Okay, we have here the Eight of Pentacles and the Emperor. Boom! With the Eight of Pentacles and the Emperor. Your person is a person hardworking. Mahilig sa puti, no? Kasi ako puti ito eh, di ba? And mahilig sa mga color gold, red. And also, itong person na to ay parang simple lang magdamit. Pero bagay naman sa kanya. And with the Emperor, itong person to ay powerful yung kanyang personality, no? Authority. And stable, may pagka-controlling din to, no, with the Emperor. And also, tutok to sa pag-create ng pera sa paghanap buhay, guys, yung person mo. Masipag. Feelings ng person mo sa'yo. Ayun mo. With the Hierophant and the Seven of Wands. Defensive yung person mo dito with the Seven of Wands na nakatalikod siya. Ayaw kanyang harapin. No? Ayun mo. Gusto niyang ayaw kanyang harapin. Ayaw niya nga kausapin ka, no? And defensive. Protective sa energy niya. Kung nakita niyo, nakataliko, di ba? And feeling niya madami siya matutunan sa'yo. Wisdom man yan, kaalaman, no? With the Hierophant. And with the Hierophant dito, feeling niya maano ka dito na person eh. Matalino. Magaling. Spiritual. And let's see kung anong feelings mo sa person na to.
Uy. Three of Pentacles and the Lovers. So, in love ka nga sa person na to, guys. In love ka. Mahal mo siya. With the Lovers card. Parang mahal na mahal mo to eh. Na with the Three of Pentacles, gusto mo nang... With the three here, yung tree, yung puno, yung kahoy ba? Yung ibig kong sabihin, hindi na three na number three. Yung pag-pronounce kasi guys, ay mali, yung minsan. So, ayun o, with the three here, three na puno. Gusto mo na ano eh, na parang mabind kayong dalawa, no? Na yung parang magsumpaan, yun yung gusto mo dito eh. Yung kung nakita nyo to, di ba? Or gusto mong mapa-inlove tong person na to. Mahulog sa'yo. Parang gano'n na this person will na ikaw lang yung mahalin niya na maki-operate siya sa'yo or sumunod siya sa gusto mo or else ay with the Three of Pentacles na maging strong yung connection yung dalawa. Connected kayong dalawa. Na parang gumagawa ng potion to, no? Potion para ma-inlove yung person. Yun yung gusto mong mangyari dito. Ma-inlove yung person mo sa'yo. Na in a deep level. So, let's see kung ano yung gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa. Uy, ano yun? Layo naman. Ano ba ito? Knight of Swords and the Knight of Pentacles. Okay. Ang gusto nito yung hayahay, yung buhay niya. Yung nakaupo na lang, nakadikwatro pa. Yung ganun ba, no? Stable. Abundant. Secured siya. Gusto niya sigurado yung future nitong person na to. Pero nagmamatigas to eh. This person ay Libra energy and with the King of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and also Air sign yung energy niya. And with the yung energy niya kanina. Itong person mo, may pagkasigurista to guys, yung person mo dito. Gusto niya yung sigurado, no? Yung future niya, na stable. Yun yung gusto niya. What else? Ano pang gustong mangyari ng person mo sa inyo? Sa inyong dalawa? What's this? Queen of Wands and the Moon. Na lumabas yung katotohanan, lumabas yung totoo mong pagkatao. Na itong person na to ay parang ano ba? Maging buhay rin na, parang buhay. Mamuhay siya ng luxury, no? Mamuhay siya ng mataas yung estado sa buhay. As you see, parang noble, no? Na yung color, di ba? Pang noble, yung color ng damit. Na mas lalo siya maging attractive, yung ganun. Magkaroon ng power sa society, yung ganun ba, no? Na
respected, as you see, di ba yung looks ng babae na to ay parang respected, so noble na, and also good looking, no? Gusto niya makuha yung goal niya dito. Ma-achieve yung goal niya. And, ma-discover yung totoong ikaw with the moon. So, gusto niya malumabas yung totoong ikaw. Kung ano talaga yung totoong pagkatao, yung mga tinatago mo sa kanya. Yun, ganun. Let's see kung ano nga gusto mong mangyari sa inyong dalawa ng person na to. Gusto mong mangyari sa inyo ng person na to. Ang gusto mo i-hide yung katotohanan, no? Kumbaga ikaw, tahimik ka lang, and then madami kang information na alam pero hindi mo sinasabi. Madami kang kakayanan pero hindi mo pinapakita. Kumbaga patago, no? With a hermit. Mahilig ka mag-hide dito eh. Kumbaga tinatago mo lang sa sarili mo. Yung mga alam mo, yung capabilities mo. And then magulat na lang yung mga tao na may ganun ka palang great na kakayanan. Hindi lang basta ordinaryong kakayanan. Hindi siya common. And with the Seven of Pentacles, I... Inaantay mo guys kung ano yung magiging result, no? So parang pag-experiment mo, no? Sa connection nyo, sa situation nyo ng person mo to. So parang na-experiment ka, your person dito na may pagka-trickster with a magician, no? And also, yun nga, may mga strategy ka na ginagawa, tricks, nang makuha mo yung nais mo. Kasi the magician yung energy mo dito, you're doing some experimentation also to get the result, exact result, diba? Para mga ganun. Ano pa? Ano pang nais mo mangyari dito? For clarification. Queen of Swords in reverse. Na hindi na maging matigas yung puso ng person mo sa'yo. Na umukay ng pamilya, no? With the Ten of Cups. It's simple. Basta masaya. Na magkaanak kayo. Maganda yung buhay nyo. Abundant, no? And also, full of joy. Peaceful yung buhay nyo, makulay yung buhay nyo with this rainbow, di ba? Na, hindi na magmamatigas yung person mo dito. Na maging, kumbaga lumambot na yung puso nyo sa'yo. Ang damdamin niya. No? So, let's see kung anong next na mangyayari sa inyo ng person mo dito. What? The Fool. Wow. If you will take a risk here, magkakaroon ng stability sa inyong dalawa. Stable, secured. Mukhang magkakaroon ng stability talaga dito. Mukhang mapapangasawa mo tong person na to. Pag hindi ka matatakot, no? If you will take a risk. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sa ganun manotify kayo sa mas sunod na videos niya upload ko. At paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.